isang nakakamangha at nakakahangang balita dahil sa paggawa ng XB-70 Valkyrie, ang pinakamalaki at pinakamabilis na American mega bomber sa buong kasaysayan, at patunay ito na ang teknolohiyang natuklasan nila noon ay mas lalo pang napakinabangan nila ngayon. Yan po ang ating tatalakayin sa video ito. Hello, magandang araw na naman sa inyong lahat. Ang North America XB-70 Valkyrie ay ang pinakamalaki at pinakamabilis na nagawa ng United States sa buong kasaysayan. Ngunit ang malaki at mayroong anim na makina na bombers na may kakayahang lumipad ng may bilis ng Mach 3.0 ay hindi nakapasok sa karagdagan pang produksyon dahil isa na lamang ang natitira nito na makikita sa museum ng Dayton, Ohio, at dahil sa napakahalagang dahilan na ipinahayag ng dating Presidente John F. Kennedy na dapat nating malaman sa unahan ng video. Ang Boeing 52 bomber ay kinakailangan ng palitan, ngunit patuloy pa rin ito sa serbisyo dahil hindi pa nakahanap ng maaring kapalit, at ang XB-70 Valkyrie ay nakitaan nila ng posibilidad na maari sanang pumalit. Ang ideya sa paggawa ng XB-70 ay hango noong 1950s dahil nagnanais ang US ng mas mabilis at aabot sa mataas ang lipad upang makaligtas ang American bombers dahil sa kanilang walang katapusang kargada, at sa panahon na yun, ang naging epektibo lamang na magagamit pang depensa ng US ay ang fighter bombers at ang anti-aircraft artillery. Habang ang XB-70 test program nagpatuloy, ang naturang jet ay nagawa ang unang paglipad noong September 21, 1964 mula Palmdale patungong Edwards Air Force Base, California. Ngunit ang pinakaunang XB-70 ay matatawag na isang kabiguan dahil mababa ang direksyonal na katatagan nito. At ang pangalawang bombers naman ay nasubukan nitong lumipad ng may bilis na Mach 2.5 at nasubukan rin itong lumipad na may bilis na 3.0 pataas, ngunit isang trahedya ang gumimbal ng United States dahil nagkaroon ng banggaan sa himpapawid sa pagitan ng XB-70 at F-104N na kung saan dalawa katao ang namatay at lubhang nasugatan ang isa nito. Ang paggawala ng pangalawang aircraft na nakitaan ng malaking kakayahan ay talagang pinanghihinayangan. Gayunpaman, ang pagsusuri nito ay nagpatuloy pa rin noong February 4, 1969. At sa huli, ang nagawa sa taong yun ay nakagawa ng 83 flights na may total na 160 hours and 16 minutes. At ang pangalawang XB-70 naman ay nakapagtala ng 46 kabisis na paglipad na may total na 92 hours and 22 minutes pahayag ng NASA. Habang inaalam pa ang teknolohiya sa kapanahonan na yun, yun ay matatawag na hindi tamang eroplano sa hindi tamang panahon dahil dumating ang panahon na nabuo ang mga ballistic missiles na maaring pumalit sa mga may tauhang bombers. Bukod dito, may haka-haka na ang mabilis at mataas na lipad ay hindi sapat na proteksyon sa surface-to-surface missile sa pangalawang henerasyon ng Soviet fighters. Kaya dahil patuloy ang kaganapan at mga banta ng Soviet SAMs, dahil dito ang Pentagon ay nagsimulang nagsiyasat ng low-level penetration bilang opsyon tulad na lamang ng paglipad ng mas mababa pa sa radar. Napag-alaman ng US na ang paglipad na konti na lamang ang taas mula sa lupa ay epektibo dahil mapababa nito ang oras ng kalaban upang tugunan ang naturang banta. Maraming tanyag na military strategist na naniniwala na darating ang panahon na mapanganib na at malabo ng makaligtas ang mga bombers na may tauhan, at ito ang naging dahilan na si President John F. Kennedy nagdesisyon na hindi na ipagpatuloy ang Frontline Bomber Program noong March 28, 1963. Maraming salamat po sa inyong panonood, and shout out to Vince Works, Rudy Dolier watching from Negros, Dumaguete City, Sunny Boy Tadyo, Romeo Belleta, Karondoy TV Channel, Ray Duque, Switchy Channel, Vanding TV, and Mirai Proud Good Good Gadget Channel. God bless everyone. God bless Philippines. Kapit lang. Kaya natin to. Mari po kayong manood. Salamat po.